Alang-alang sa pamamagitan ng iyong mahal na ina at lahat ng iyong iniiig. Maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Pakinggan mo kami, Panginoon. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Pakinggan mo kami, Panginoon. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Pakinggan mo kami, Panginoon. Pakinggan mo kami. Jesus, pakinggan mo kami. Sinasamba ka namin, O Kristo, at pinagpapala ka namin. Dahil sa pamamagitan ng iyong banal na krus, ang mundo'y iyong natubos. Manalangin tayo, O tagapagligtas ng sanlibutan, Ikaw na nagligtas sa amin sa pamamagitan ng iyong krus at dugo, nagsusumamo kami sa iyo, O Panginoon, kami ay iyong tulungan. Amen. Nakatayo sa tabi ng krus ni Jesus ang kanyang ina at ang kapatid nitong babae, si Maria na asawa ni Cleopas at si Maria Magdalena. Nang makita ni Jesus ang kanyang ina at ang minamahal niyang alagad na nasa tabi nito, sinabi niya, Ina, ituring mo siyang sariling anak. At sinabi niya sa alagad, ituring mo siyang iyong ina. Mula noon sa bahay na ng alagad na ito, tumira ang ina ni Jesus. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Isang pagbabayad sala para sa kawalang pitagan sa pinagpalang Birheng Maria. O malwalhating Birheng Maria, ina ng Diyos at ina rin naming lahat, buong awa mo kaming tignan, kaming kalunos-lunos na makasalanan, nahahapis kami dahil sa aming pagkakamali, ngunit lalo tigit dahil sa mga paglait na ginawa ng mga tao laban sa iyo. O Birheng kalinis-linisan, nababatid namin kung gaano kabigat at kasakit ang mga yun sa puso ng Diyos at sa Kanyang anak na si Jesus. Ang mga kasalanan ng tao ay nagpapagalit sa Diyos at humihingi ng paghihiganti. Naway ang aming mga buhay at iisip ay makapagpalubag sa kalooban niya at supuin ang gayong mga kasamaan. O kabanal-banalang Bireng Maria, nais namin ibigin ka at parangalan, yayamang ito ang kalooban ng Diyos. Lamang na ikaw ay iniibig namin, gagawin namin ang lahat ng aming makakaya para ikaw ay parangalan at ibigin rin ng iba. Samantala, umawain namin ina, matayog na tagaaliw ng aming mga kalungkutan, tanggapin itong aming pagbabayad sala na inialay namin para sa aming sarili, mga angkan at sa lahat ng walang galang na lumalabastangan sa iyo. Dahil hindi nila nalalaman ang kanilang mga sinasabi. Ipagkamit mo sa kanila, Diyos na makapangyarihan, ang biyaya ng pagbabalik loob upang sa aming buhay ay higit ay ipakita at ipagpunyagi ang iyong kagandahang loob, kapangyarihan at dakilang awa. Naway sumama sa amin ang lahat ng tao upang ikaw ay ipagbungi na bukod tanging pinagpala ng Diyos sa lahat ng babae, Birheng kalinis-linisan at mahabaging ina ng Diyos. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoon Diyos ay sumasa iyo. Bukod pala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang Diyos na si Jesus. Santa Maria, ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoon Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoon Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Jose, o malwalhating Patriarka San Jose, ang Jesucristo, ang masaganang pagpapala para sa lahat ng nangyayari sa mga araw na dakila at loobin hindi gumagalang sa mga araw na banal
ay magbalik loob at huwag magkasala sa Diyos. O tapat na lingkod ng Diyos, Poong San Jose, na sa iyong buhay ikaw ay naging tapat sa pagtupad ng mga utos ng Diyos, loobin mo na ang mga binyagan ay mangiling sa mga araw ng Panginoon, magbigay ng magagandang halimbawa sa iba, at hanapin ay kabubuti ng kanilang mga kaluluwa at ikararangal ng Diyos, alang-alang kay Kristo ang aming Panginoon. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng salangit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. Huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, sa isumasa, pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala ng Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at Santo, Santo. Amen. Ang lahat po ay magsitayo para sa panalangin sa takipsilin. O Diyos, halina at ako'y tulungan. O Panginoon, magmadali ka sa iyong pagdamay. Papuri sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo. Kapara ng una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Maghapoy na tatapos, di ang gawa maglipot. Pag-asa'y manatili, umawi ng takot. Mapagmahal na Ama, puso namin. Kami po ay bantayan kahit sa aming pagtulog. Hindi din mo'y naririto, ngunit mayroong tanglaw. Sa kakapiling, bigay mo'y bago. Kaysa sa pag-ibig at asa'y nalahan. Kaysa sa pag-asa, biyayang matatanggap. Matamay ipipikit, ngunit ikaw ay gising. Tingnan kami, bantayan kami ang tanggihin. Ikaw, Diyos ng pag-ibig, takot ay papawiin. Pangambay nawawala kung ikaw ay kapiling. Kapag ikaw ay kinalimutan, Jerusalem, ako naway parusahan. Magsipo. Sa pampang ng mga ilog itong bansang Babylonia, kami ro'y nakaupo, tumatangis sa tuwina. Ang iniwan namin siyon ay aming maalala. Sa sanga ng mga kahoy sa tabi ng ilog nila, isinabit namin doon yung dala naming lira. Sa amin ay inuutos nang sa amin ay lumupit, na alibin namin sila ng matamis namin tinig. Tungkol sa Siyon, yaong pag-asa, niyong nais nilang awit. Paano namin aawitin ang awit ng Panginoon, samantalang bihag kami ng inibang bayan noon?
ayaw ko nang ang lirang paatugtugin. Kung ang bunga sa pagtugtog, limutin ang Jerusalem. Di na ako aawit pa o alugog. Sasapitin sa isip ko't alaala. Ika'y ganap na limutin kung ang kaligayahan mo ay hindi ko hahangarin. Magsitayo po. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kaparo nung una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Kapag ikaw ay kinalumutan, Jerusalem, ako naway parusahan. Sa harap ng mga anghel, pupurihin kita. Magsipo po. Ako, Panginoon, buong puso aawit ng pasama. Sa harap ng ibang Diyos, pupurihin kitang ganap. Sa harap ng iyong templo, ayuyuko at gagalang. Pupurihin kita roon, pupurihin ang iyong alam. Dahilan sa pag-ibig mo at sa iyong katapatan, ikaw ay tunay na dakila, pati iyong kautusan. Noong ako ay tumawag, tinanggap ko ang tugon mo. Sa lakas mo itinulong, ay lumakas agad ako. Dahilan sa pangako mong narinig ng mga hari, pupurihin ka ng lahat, ikaw'y ipagbubuni. Ang lahat ng ginawa mo ay kanilang aawitin, at ang kadakilaan mo ay kanilang sasambitin. Kung ang Diyos ang mang Panginoon ay dakila at mataas, hindi niya nililimot ang aba at may hirap. Kumibli may kita niyang yaong hambog at pasikat. Kahit ako'y nababatbat ng maraming suliranin, ako'y walang agam-agam panatag sa iyong pili. Nahahandang harapin sa piling mo sa lakas ng iyong taglay. Iyong mga pangako mo ay handa kong tukdin lahat. Ang dahilan nito, Panginoon, pag-ibig mo'y di kukupas. At ang mga sinumulang gawain mo'y magaganap. Magsitayo po. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kaparang una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sa harap ng mga anghel, pupurihin kita, aking Diyos. Karapatan na kalaan sa korderong pinatay ang pagsamba at karangalan. Magsiupo po. Aming Panginoon at Diyos, karapat dapat kang tumanggap ng papuri, paggalang at kapangyarihan. Pagkat ikaw ang lumalang sa lahat ng bagay at ayon sila'y nilalang mo at pinanatili. Ikaw ang karapat dapat na kumuha sa kasulatang nakalulong at sumira sa mga tatak niyo. Sapagkat pinatay ka at sa pamagitan na iyong kamatayan ay tinubos mo para sa Diyos ang mga tao mula sa bawat lipi, wika, bayan at bansa. Ginawa mo silang isang diping maharlika at ang mga saserdote para maglingkod sa ating Diyos at sila'y maghahari sa lupa. Ang korderong pinatay ay karapat-dapat at ang mga pangyarihan, kayamanan, karunungan at kalakasan. Papuri, paggalang at pagdakila. Magsitayo po. Papuri sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo. Kaparo ng una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Karapatan na kalaan sa korderong pinatay ang pagsamba at karangalan. Magsitayo po. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Kolosas. At paghariin ninyo sa inyong puso ang kapayapaang kaloob ni Kristo, sapagkat ito ang dahilan kaya kayo tinawag upang maging bahagi ng isang katawan. Magpasalamat kayo lagi. Ang mga salita ni Kristo ay itanim ninyong mabuti sa inyong isip. Magpalalahanan kayo at magturuan ng buong kalaman. Umawit kayo ng mga salmo, mga imno at mga awiting espiritual na may pagpapasalamat sa Diyos. At anuman ang gawin ninyo, maging sa salita o sa gawa, gawin ninyo lahat sa pangalan ng Panginoong Jesus at sa pamamagitan niya, magpasalamat kayo sa Diyos Ama. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Malalaman ko ang ganap na kagalakan, Panginoon, kung ang mukha mo ay aking masilayan. Malalaman ko ang ganap na kagalakan, Panginoon, kung ang mukha mo ay aking masilayan. Sa iyong piling ay ganap at walang hanggan kapayapaan. Panginoon, kung ang mukha mo ay aking masilayan. At sa Anak
malalim ko ang ganap na kagalakan, Panginoon, kung ang mukha mo'y aking masilayan, magsitayo ko. Papuring awit ni Maria. O Cross, ikaw ang dakilang tanda ng aming tagumpay. Kami nakikibahagi sa tagumpay ni Kristo Jesus sa pamamagitan ng iyong kapangyarihan. Ang puso ko'y nagpupuri sa Panginoon at nagagalak ang aking espiritu dahil sa Diyos na aking tagapagligtas, sapagkat nilingap niya kanyang abangin ko. At mula ngayon, ako'y tatawagin mapalad ng lahat ng sanlahi dahil sa mga dakilang bagay na ginawa sa akin ng makapangyarihan. Banal ang kanyang pangalan. Kinahabagan niya ang mga may takot sa kanya sa lahat ng salit-salit lahi. Ipinakita niya ang lakas sa kanyang mabisi. Pinangalat niya ang mga palalo at isipan. Ibinagsak niya ang mga hari mula sa kanilang trono at itinaas ang mga nasabang kalagayan. Binusog niya ng mabubuting bagay ang mga nagugutom at pinalayas niyang wala ni anuman ang mayayaman. Tinulungan niya ang kanyang bayang Israel bilang pagtupad sa pangako niya sa ating magulang kay Abraham at sa kanyang lahi magpakailanman. Papuri sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo. Kaparang una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. O Cruz, ikaw ang dakilang tanda ng aming tagumpay. Kami nakikibahagi sa tagumpay ni Kristo Jesus sa pamamagitan ng iyong kapangyarihan. Purihin natin si Kristo na nagkakaloob ng kapangyarihan at lakas sa kanyang bayan at hilingin sa kanya ng buong katapatan. Dinggin kami o Panginoon at pupurihin ka magpakailanman. Kristo ang aming lakas, itinalaga mo sa iyong katotohanan ang mga alagad. Buong awa mong igawad sa kanila ang matiyagang pananampalataya. Dinggin kami o Panginoon at pupurihin ka magpakailanman. Pinagkaloob mo ng tinapay ang nagugutom. Huwag mo kaming ibahagi ang aming kakayahan sa nangangailangan ng kalinga. Dinggin kami o Panginoon at pupurihin ka magpakailanman. Huwag hayaang magtuon lamang ang mga namumuno sa daigdig ng kanilang pansin sa pangangailangan ng kanilang bansa. Kundi higit sa lahat, bigyan ng pagkalang at malasakit ang lahat ng mga tao sa lupa. Dinggin kami o Panginoon at pupurihin ka magpakailanman. Gawara ng banal na buhay at muling pagkabuhay ang mga kapatid naming lumao at makabahagi nawa ang lahat na nanalig sa iyo ng kawalatian mo. Dinggin kami o Panginoon at pupurihin ka magpakailanman. Ama namin, sambahin ang alam mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, ito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw. Patawarin mo kami sa mga sala, para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. Huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amin. Ama, bilang pagsunod sa iyong kalooban, tinanggap ng iyong anak ang kamatayan sa krus para sa kaligtasan ng sangkatauhan. Kinikilala namin ang misteryo ng krus sa daigdig. Matanggap nawa namin ang biyaya ng kaligtasan sa langit sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Pagpalain kayong lahat ng makapangyarihan. Diyos Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Magsiupo po. Isama po natin sa pag-aalay ng isang ito ang mga sumusunod. Kahilingan ni na Christine Cuba, Ramon and Alexis Rivera and family,
Gayoma Circulo Latin na Honey Jesus Mon Ratio, Celia Zonia, Josie Olan and Family, Conchita Pustilli, Evangeline Gallardo, Rita Castilli, Antonio Castillo, Pasasalamat mo na Andres and Merlis Tolano and Family, Maria Cristina Ocampo, Cesar Ligan and Family, Carlo Manguera, Aaron Amiel Salvador, Sian Ramos, kaarawa ni Manolo Argao Hernandez, para sa kaluluwa ni na Elena Alcancia, Juliana Lanto Nalabon, Belen Pilyagyo, Pilar Eliseo Verey, Mark Joseph and Jose Didia, Nuraida Lantinsin, Elena Alcancia, Angelita Nob, Domingo Kalingasan, Amado Mia, Angelina and Angelo Mayores, Maria Los Lubrin, Jane Apelioquio, Emiliana and Amasio Mosero, Arturo Son, Jenica Joy Barcelona, Holy Souls and Forgatory, Leticia and Rosie Orsano, Christy Dasilio, Teresa Villapanto, and Remedios Galano. Krus ng ating kaligtasan, dapat nating ikarangal sa bisag ng kalayaan at ng muling pagkabuhay ni Jesus na ating mahal. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Magandang hapon sa inyong lahat, mga minamahal, mga kapatid. Ipagdiriwang natin ngayon ang kapistahan ng pagtatampok sa krus na banal. Sa ating pag-aalay ngayon ng banal na misa, hilingin natin sa ating Panginoon ang biyaya upang tayo rin sa buhay natin bilang mga Kristiyano ay patuloy na manalig at sumampalataya sa ating Panginoon at tayo magkaroon ng magandang kaugnayan sa Kanya upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Aminin natin ang ating mga pagkakamali at pagkukulang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lupa akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng mga pangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayong lahat sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos sa kaitaasan at sa lupa'y kapayapaan. Ang kinulugdan niya, pinupuri ka namin, dinaramal ka namin, sinasamba ka namin, ipinabubuni ka namin, pinasasalamatan ka namin dahil sa dakila mo ang aking kapurihan. Panginoong Diyos, Hari ng Langit, Diyos Amang makapangyarihan sa lahat, Panginoong Jesucristo, Bugtong na Anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, Anak ng Ama, Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na nalulukluk sa kanan ng Ama, maawa ka sa amin. Sapagkat Ikaw lamang ang banal, Ikaw lamang ang Panginoon, Ikaw lamang ang Jesucristo, ang kataas-taasan, kasama ng Espiritu Santo sa katadlaan ng Diyos Ama. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, niloob mong pahuin ng iyong anak ang krus at kamatayan upang sangkatauhay matubos
at mabuhay. Ang pag-ako namin sa krus at kamatayan dito sa lupa ayon sa diwa ng pagsunod ng loob at ginanap ng iyong anak ay magpagindapataw ang aming kamtin, ang lubos sa katubusan at pagkabuhay sa iyong piling sa pamamagitan ni Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ng mga bilang. Noong mga araw na iyon, nainip ang mga tao sa pasikot-sikot na paglalakbay. Nagreklamo sila kay Moises, "Inalis mo ba kami sa Ehipto para patayin sa ilang na ito? Wala kami makain ni mainom. Sawa na kami sa mga walang kwentang pagkain nito." Dahil dito, sila'y pinadalha ng Panginoon ng makamandag na ahas. At sino mang matukan nito ay namamatay. Kaya lumapit sila kay Moises. Sinabi nila, "Nagkasala kami sa Panginoon at sa inyo. Idalangin mo sa kanyang palisin ang mga ahas na ito." Dumalangin nga si Moises at ganito ang sagot sa kanya ng Panginoon. "Gumawa ka ng isang ahas na tanso. Ilagay mo iyon sa dulo ng isang tikim. At sino mang matuklaw ng ahas na tumingin doon ay hindi mamamatay." Yun nga ang ginawa ni Moises. Mula noon, lahat ng matuklaw ng ahas tumingin sa ahas ay hindi namamatay. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang tugon po sa bawat sakto ng salmo, hindi nila malilimot ang dakilang gawa ng Diyos. Ulitin po natin. Hindi nila malilimot ang dakilang gawa ng Diyos. Kayo ngayon ay makinig sa turo ko, mga anak. Inyong tinggit o linigin, salita kong binibigkas. Itong aking sasabihin ay bagay na talinghaga. Nangyari pa noong una, kaya ito'y mahiwaga. Hindi nila malilimot ang dakilang gawa ng Diyos. Natapwat noong sila'y lilipunin ng Diyos, nagsisi ang karamihan sa kanya'y nagbalik loob. Noon nila nagunitang ang sanggalang nila'y ang Diyos. Ang kataas-taas ng Diyos ay kanilang maninubos. Hindi nila malilimot ang dakilang gawa ng Diyos. Kaya't siya'y pinuri ng paboring hindi tapat. Pagkat kayo'y pagkunwari't banat kayong matatawag. Sa kanilang mga puso, naghahari kataksilan. Hindi sila nagtatapat sa ginawa niya ang tipan. Hindi nila malilimot ang dakilang gawa ng Diyos. Gayunpaman, kalibhasa ay Diyos siyang mahabagin. Ang masamang gawa nila ay pinatawad niya tambi. Dahilan sa pag-ibig niya ay hindi sila wawasakin. Kung siya ay nagagalit, ito'y kanyang pinipigil. Hindi nila malilimot ang dakilang gawa ng Diyos. Alleluia! 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 Kami sumasamba sa iyo at gumagalang sa krus mo na kaligtasan ng mundo. Alleluia! 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 Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus kay Nicodemo, "Walang umakyat sa langit, kundi ang bumaba mula sa langit, ang Anak ng Tao. At kung paanong itinaas ni Moises ang ahas doon sa ilang, gayon din naman, kailangang itaas ang Anak ng Tao upang ang sinumang sumampalataya sa Kanya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan." Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Kaya ibinigay niya ang Kanyang bugtong na anak upang ang sumampalataya sa Kanya ay hindi mapahamak
kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sapagkat sinugo ng Diyos ang kanyang anak, hindi upang hatulang maparusahan ang sanlibutan, kundi upang iligtas ito sa pamamagitan niya. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang hapon po sa inyong lahat. Magandang hapon po, Father, at sa mga kasama natin sa Facebook Live. Magandang umahapon po. Ngayon pong araw na ito, araw pong ito ay 14 ng Setyembre, atin pong ipinagdiriwang ang pagkapistahan ng pagtatampok sa krus, na kung saan muli ipinapaalala sa atin tayo na sa kalagitnaan marahil ng karaniwang panahon, ordinary season sa ating liturhiya. Pero naririto sa gitna ng karaniwang panahon ang pagpapaalala ng ating Panginoon tungkol sa kahalagahan ng krus. Bakit natin ito dinadakila? Bakit natin ito pinaparangalan? Dahil sa krus na ito, tayo ay lumalakas ang ating pananampalataya. Nag-aalab ang ating pag-ibig at ang ating pag-asa ay tumitibay. Kaya nga po, bago tayo dumako sa ating pagninilay, atin muna pong balikan, historically, September 14, year 320. Ito po yung araw na kung saan natagpuan sa pamamagitan ng mga Romano at sa pamumuno na rin ni Emperor Constantine at ng kanyang inang si Santa Elena, natagpuan po nila ang krus ng ating Panginoon sa Jerusalem. Kung tutuusin, ilang daang taon ang nakalipas simula nung mamatay sa krus ang ating Panginoon at umakyat sa langit. Year 320. At dahil sa kanilang pananampalataya sa krus, napagtagumpayan ng mga Romano ang kanilang mga laban sa kanilang mga kaaway. At dahil dito, sa kanilang paglapit sa Diyos, sa pamamagitan ng tanda ng krus, ang emperyong Romano ay naging Kristiyano Katoliko. At yun din ang nadala sa atin, kaya tayo ay Roman Catholic. Yun ang historical background po ngayong September 14. Dahil sa tunay, pinaparangalan natin ang krus tuwing Good Friday sa liturhiya po ng pagpaparangal sa krus tuwing Biyernes Santo. Sa hapon po ito, nais ko po kayong dalhin sa pagninilay sa paglalapat ng kahalagahan ng krus kaugnay ng ating mga theological virtues. Ang virtues po ay good habits. Good habits, magandang ating laging isabuhay. Ang virtue, kabaliktaran po ng vices. Ang vices, bisyo, bad habits, at kung ano-ano na may iisip ninyo. Pero sa ating doktrina ng simbahan, meron po tayong tatlong theological virtues. Faith, hope, and love. Bakit po ito theological? Ito po ay biyaya ng Diyos. Lahat na may biyaya ng Diyos, pero ito po ay nakatanim na sa ating pagkatao. Ibinigay na ng Diyos simula't simula nung tayo ay kanyang likhain. Nasa sa ating puso, nasa sa ating pagkatao ang pananampalataya, pag-asa, at pag-ibig. At kung ating ilalapat sa kahalagahan ng krus, una, ang krus ay tanda ng ating pananampalataya, sa gisag ng ating pananampalataya. Kaya nga tayo, pagka tayo nananalangin sa simula, o kaya pagka tayo nagdarasal, malimit, lagi tayo nagsasign of the cross. Pagka tayo dumaan sa harap ng simbahan, nagsasign of the cross tayo. Pagpapaalala, ang tanda ng krus, tayo nagpapahayag ng ating pananampalataya sa ating Panginoong iisang Diyos na may Diyos Ama, Diyos Anak,
at Diyos Espiritu Santo. At ang ating pananampalataya, dahil sa krus, tayo ay naligtas sa ating mga kasalanan. Dahil sa krus, natanggap natin ang buhay na walang hanggan. At kaya tuwing tayo magsasign of the cross o tuwing tayo titingin sa banal na krus, sana ang ating hilingin, lumalim lalo ang ating pananampalataya. Una, ang krus ay tanda o sagisat ng ating pananampalataya. Kaya tayo na rin sa labas, sa lansana, kumakain sa mga restaurant, pwede namang kahit ay mahiyang magkakaroon ng krus. Ipahayag natin ang ating pananampalataya. Ikalawa, ang krus ay sagisag o tanda ng pag-asa. Pag-asa na kung saan, alam naman natin kung tayo titingin sa krus, naghihirap at mapapatay ng ating Panginoon. Minsan may crucifix na patay ng ating Panginoon ang pagkakagawa. Pero sa kabila ng paghihirap ng ating Panginoon, naririto ang tanda, nagbibigay siya ng pag-asa sa atin. Sabi nga natin nung Linggo, pagkakatapos ng sorrowful mystery, may glorious mystery. Sa ating pananampalataya, pagkakatapos ng paghihirap, may luwalhati tayong mararanasan. Pagkakatapos ng gabi, may umaga kinabukasan. Pagkakatapos ng bagyo, ulan, sisikat muli ang araw. Ang krus ay laging nagbibigay sa atin ng pag-asa. Pagpapaalala, kahit ang ating Panginoon, Diyos na totoo at taong totoo, nahirapan din. Pero sa kabila ng kahirapang naranasan, ang kanyang pag-asa sa kanyang Ama sa langit, ang ginagawa niya ay ang kalooban ng Diyos. Ganon din nawa ang ating maging disposisyon. Sa tuwing tayo titigin, magdadasal sa krus na banal. Nawa ang ating pag-asa sa Diyos. Ipagkatiwala na natin sa Diyos ang lahat-lahat. Sabi ko nga po, ito yung aking pagninilay pagka-misa sa libing. Wala na tayong magagawa sa patay. Hindi na natin mabubuhay kahit tayo umiyak ng umiyak. Kundi ang tanging nating magagawa, ipagpasa Diyos na lamang. At yung pagpapasa Diyos, tayo ay nagbibigay ng lubos na pag-asa sa Diyos. Pero hindi ko po sinasabi yung bahala na mentality ng Pilipino, bahala na ang Diyos. Hindi po yun. Dapat tayo may effort. At kung tayo may effort at isinasabuhay natin yung pag-asa, tayo ay mananalangin, magsasakripisyo. At ibibigay natin ang buong-buong ating pag-asa sa Diyos. Ikatlo po, ang krus ay tanda at sagisag ng pag-ibig. Walang hihigit pa sa sakripisyong ginawa ng ating Panginoon sa krus. Inialay niya ang kanyang buhay para sa ating lahat. Ayan ang hinihinging tularan natin sa Kanya. Hindi naman tayo magiging Diyos na Diyos. Ang iba, tingin nagiging Diyos sa sarili. Kaya dapat silang paglingkuran. Pero hindi ang itinuturo ng ating Panginoon sa pamamagitan ng krus. Siya ang lingkod. Siya ang nag-alay. Hindi tayo karapat-dapat sa pag-aalay niya. Pero dahil sa nag-uumapaw ang pag-ibig ng Diyos, tinubos niya sa ating mga kasalanan. Nawa, sa pagtingin din natin sa krus, naway mag-alab ang pag-ibig. Una't higit sa Diyos. Pangalawa, pag-ibig sa ating kapwa. Social dimension po. Hindi lamang pag-ibig na Diyos at ikaw, kundi ang pag-ibig ng Diyos, mag-uumapaw yan pag natanggap natin. Kaya dapat nating ibahagi. Kaya po ngayong hapong ito, tatlong bagay, tatlong puntos ang ating pinagnilayan. Ang krus ay sagisag at tanda ng pananampalataya.
atin po itong palalimin. Ikalawa, ang krus ay tanda at sagisag ng pag-asa. Ito po'y atin lalong palakasin. Ang krus ay tanda at sagisag ng pag-ibig. Ito po'y ating pag-alabing. Kaya po ngayong hapong ito, tayo magpasalamat sa Diyos na sa kabila ng krus na ating nararanasan, makita nawa natin na tayo'y talaga mahal ng Diyos. Kaya lumapit at tumingin tayo ng tulong sa mahal na Birheng Maria, ang mahal na ina, bukas ating pagdiriwang, ang kapistahan, Birhen Dolorosa, Our Lady of Sorrows, Nuestra Señora de la Soledad. Ang mahal na ina, tuwing tayo titingin, nakaranas ng paghihirap. Pero ang krus na ito, kitang-kita natin ang kanyang pananampalatayang matibay. Kaya siya umuo sa looban ng Diyos. Ang mahal na ina, napakalakas. Siya ay mahalaga, pero pinagkatiwala niya ang lahat-lahat sa Diyos. Katlo, ang mahal na ina, modelo ng pag-ibig. Siya na unang nakaranas ng pag-ibig ng Diyos na nag-uumapaw sa kanya. Kaya hanggang ngayon, nararamdaman natin ang pag-ibig ng Diyos sa pamamagitan ng makainang pagmamahal ng ating mahal na Birheng Maria. Kaya po tayo ng tulong sa kanya. Lumapit tayo sa kanya. Hayaan nung yakapin kayo ng mahal na ina at lagi tayong ilapit niya sa ating Panginoong Jesus. Sumandali pong tumahimik at magminam. Kapuri-puri ka, Diyos, sa maglumikha sa sanlibutan sa iyong kagandahang loob. Narito ang aming maya-alay mula sa lupa at bunga ng aming paggawa ang tinapay na ito para maging pagkain nagbibigay buhay. Kapuri-puri ang pong may kapal ngayon at kailanman. Kapuri-puri ka, Diyos, sa maglumikha sa sanlibutan sa iyong kagandahang loob. Narito ang aming maya-alay mula sa katas ng ubas at bunga ng aming paggawa ang alak na ito para maging inumin bigay ng iyong Espiritu. Kapuri-puri ang pong may kapal ngayon at kailanman. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanihang banal. Ama naming lumikha sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, maganap nawa ang paghahain ito na sa dambana ng krus ay iyong ay siyang pumawi sa kasalanan ng buong mundo. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Iyong ipinasyang sa kahoy na krus ang sangkatauhay tubusin ni Jesus.
sa punong kahoy, nagkapuwang ang kamatayan sa kahoy na krus, itinanghal ang pagkabuhay. Sa punong kahoy na naig ang sumuway sa iyo, sa kahoy na krus siya'y nadaig ng masunuring anak mo. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, Santo, Santo Panginoong Diyos na mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Usana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngala ng Panginoon. Usana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawago ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya. Pinagatihati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kaniyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kaming magsasalusado sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaysa ni Francis namin Santo Papa, ni Gilbert namin Obispo, ang lahat ng mga obispo at ng tanang kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid namin na hinlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating naming lahat na makasalo sa iyong pangalang wakas. Kaisa ng Mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos, kaisa ni San Jose, ng mga apostol at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak naming Panginoong Jesucristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagaling na utos at turo ni Jesus, na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang alam mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw.
patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nakakasala sa amin. Huwag mo kami ipahintulot sa tukso at ihadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami ihadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabigan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagaligtas namin si Jesucristo. Pagkat iyo ang kaharian, kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa inyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami na kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos, sa nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, sa nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, sa nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Ito ang Kordero ng Diyos, ang ating Panginoong Jesucristo, na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapapalad tayo na laging inaanyayahan at tumatanggap sa Kanya. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Kapag ako'y naitaas, aakitin ko ang lahat nang sa aking makaharap upang sila ay maligtas, sabi ng buong Mesiyas. Panalangin para sa espiritual na komunyon. Panginoong Hesus, ako ay nananalangin sa kabanal-banal ng sa altar. Iniibig kita ng higit sa lahat at minimiti kong tanggapin ka sa parang espiritual sa aking kaluluwa. Dahil hindi ko kayang tanggapin sa panahon ngayon ang iyong katawan na tubo sa banal na sakramento. Kahit man lang sana sa parang espiritual ay matanggap kita, niyayakap kita na parabang andito ka na talaga sa aking puso. At inyaalay ko ng buong puso ang aking sarili sa iyo. Huwag mo nawang hayaan na mawalay pa ako sa iyo. Amen. Manalangin tayo. Ama naming Panginoong Jesucristo, kaming nagsalusalo sa banal na pakikinabang ay nakikiusap sa iyo ng mga nasagip ng kahoy na krus na nagbibigay buhay ay iyong hatid sa pagkabuhay at kaluwalhatian. Sapagkat ikaw ang Panginoon, magpasawalan hanggan. Amen. Oratio Imperata Defensis, kaugnay sa coronavirus. Amang mapagmahal, patuloy po kaming humihingi ng iyong awa laban sa pandemya na nagpapahirap sa marami at kumitid na ng buhay. Tunghayan mo kaming lahat at ipagadya ng iyong mapaghilong na kamay sa anumang panganib ng karamdaman at kamatayan. Itaguyod mo po kami sa pag-asa at pananampalataya. Pagpalain mo ang mga pagsisikap at pag-iingat na wakasan ang pandemyang ganito. Gabayan mo pa ang mga dalubhasang tumutuklas sa mga paraan at lunas na masok po ito. Bindisyonan mo ang mga nag-aasikaso sa mga may sakit ng buong husay at tiyaga. Lagi silang ipagsanggalang sa kanilang paninindigan at pagkukusa na makatulong. Itinataas namin sa iyo ang mga nagluluksa at nagdurusa. Gumaling na sana ang mga nagkakasakit at ang mga nagsipanaw ay sumalangit nawa.
Salamat po sa ilang bakunang natuklasan sa patnubay mo. Sana mga ito ay laan sa lahat at abot kaya ng lahat. Lagi nawa kami magtulong-tulong para sa ikabubuti ng lahat. Isagawa nawa namin ang iyong awa, malasakit at pagdamay sa mga nangangailangan. Matapos na sana ang pinagdadaanan namin ito upang mabuhay kami ng malusog, masaya at banal sa pamamagitan ni Kristo. Amen. Dumudulog kami sa iyong patnubay, mahal na ina ng Diyos. Pakinggan ang aming pakiusap at ipag-adya kami sa lahat ng kasamaan. Amen. Mahal na Birhen ng Kaisasay, mapagpagaling sa may sakit. Ipanalangin mo kami. Poong San Jose Patris Corde. Ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel. Pagalingin mo kami. San Roque. Tulungan mo kami. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagpalain tayong lahat ng makapangyarihan at laging mapagmahal na Diyos, Ama at Espiritu Santo. Amen. Taglayin ninyo sa inyong pag-alis ang kapayapaan at pag-ibig ni Kristo. Salamat sa Diyos. Stay safe. Thank you for